exclusively here on ANC and first on a national TV, we have our members from the Philippine cycling team, medalist, gold and silver medalist, Jermaine Prado and her teammate, Marela Banya Salamat. Thank you for joining us here on ANC. Jermaine, na 5 years ka na sa sport na ito and also serving sa Philippine Navy, same time representing the country sa Pilipinas. Gaano ka espesyal na manalo ng ginto sa individual time trial? Sobrang special po kasi ito po yung first SEA Games ko po. Kaya sobra talagang nakakatuwa na lalo na po nanalo pa ng medalyan. Ano yung ginawa mong mga paghahanda para sa SEA Games? Yung paghahanda po namin, last year pa po kami naghanda. Kasama po namin yung mga lalaki po with the Philippine Navy na boys po, standard insurance. Paano ba? As in, umaga, tinitrain mo yung kung lagi mabit yung mga personal best mo, conditioning din ba, weight training? Opo, bali po, team training po. Kasama po yung mga lalaki. Araw-araw po talaga kaming magkakasama. Siguro nagkakahiwalay lang po kami, Sabado at saka Linggo po. Okay. So take us through the competition, Jermaine, dito sa individual, dito sa time trial nga. Ano yung mindset ng ikaw, yung mga tumulong sa'yo, na paano ka aangat to be on top? Bale, hindi ko na rin po kasi, kumbaga, hindi ko rin po iniisip yung, kumbaga, kung mataas ka, kung tataas ka o ano. Tsaka hindi ko rin po naging expected din na makapag-gold talaga. Kasi kumbaga, bonus na lang din po kung ano man po makuhang medalya. Yun po. Okay, so you also won the silver sa Road Race Master. Ito medyo complex ang rules eh. Okay, Marela, I will want to get your thoughts on this. You won the silver, pero ito team. Diba? Team ito. Team kayo ng tatlo. Marela, ano yung naging strategy ninyo? Ano yung nangyari sa mismong competition? Actually, si Jermaine po kasi, ang built niya, for climbs po talaga siya. And yung ahon, yung ruta namin is ahon. So, we wanted her to be fresh sa climb. So, as her teammates, sabi namin, parang we'd control the group na. Do her play sa climb, and kapag makawala siya, kami na ang bahala mag-control ng group. And since nung in the middle of the climb, nakawala na sila nung Vietnam, sabi, parang ano, we tried to control the group, also with the teammates of the Vietnamese po. Alright, so now, first thing, why did you choose Jermaine? Besides, you know, being strong in the climb, mm-hmm. It could be you or your other teammate, but why her? Na pinili niyo with your strategy? We just wanted to see how the strategy would work. Kasi the climb is very long. Parang 30 kilometers siya. And yung plano namin is dun pa lang sa kilometer 1 ng climb. So if ever na nakalayo siya mga 8 kilometers pa lang. So it was ano, parang maaga siya nakawala. So parang sabi namin, nag-work yung plan A. So there was no reason for us to do other plans pa. So parang yes. Marela, in the Road Race Master, at least in the men's, when one gets a silver, mm-hmm. or sorry, make that when one gets a medal rather, yes. Everybody gets a medal. Yes. But in the women's, it's different. Yes. But what is the feeling of the sacrifice? Mm-hmm. You know, for the glory of the team, mm-hmm. literally. Yes. Right. So what's that for you? It's okay naman po. Parang we just went on with what was given to us. Ako, I played as a team player in this year's SEA Games. And it's wala naman pong masama doon. Kasi panalo niya, panalo na rin po namin. Para sa iyo, Jermaine, yun nga, bibuild up ako doon sa question na yun. Yung mga teammates mo, sa ganitong klaseng ng race, di ba? Yung mga teammates mo nagsasakripisyo para sa iyo, para sa benefit ng team, para sa tagumpay ng team. Para sa iyo na nanalo ka ng silver medal. Ano yung pakiramdam doon para sa iyo? Syempre po kumbaga masaya ako kasi at lalo higit sa lahat. Hindi ako mananalo kung walang ka-team kasi hindi ka rin pwedeng maglaro kung mag-isa ka lang. Kung wala yung mga ka-team mo,
hindi ka rin magkakaroon ng medalya. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa teammate ko, kay Kit at Marella. Kung di rin po dahil sa kanila, hindi po ako magkakaroon ng medalya, ganun po. Kamusta ba ang dynamic ninyo as a team? Kumbaga may mga ibang sport, kumari sa gymnastics, literal, dapat lahat ginagawa mo ng sabay. Kung pwede ka nga kumain ng sabay, gagawin mo. But what is it like, at least for this sport? Well, it's a big bonus na rin na we are part of the private team. We are from one private team. So we train together. Nagbabaraks din kami. So we know how we... parang kung ano yung kilos araw-araw, alam rin namin. So parang ano yung lakas niya, alam rin namin. Alam rin niya yung lakas namin. Ganun din po. Paano ba ang recovery ng isang siklistang katulad mo? Exhaustion, injury, lifestyle, recovery. Paano mo ba yung minamanage? Ikaw personally, yung ginagawa mo? Ako po ano... Sa amin po, yun nga po yung Saturday and Sunday. Minsan din na po kami nagbabike nun. Kasi pag Monday, balik na naman po kami ng ensayo hanggang Friday. Kaya po talagang, tsaka iwas naman po talaga sa injury yung sa bike. Wala naman siyang injury. Kung baga, maliban na lang kung maaksidente ka, doon ka po talaga magkakaroon ng injury. Yun po. Servisyo para sa bayan. Kwento mo nga na you are serving the Navy. Tapos, doble servisyo para sa Pilipinas. Gano'ng kalaking fulfillment ito para sa'yo? Sabi mo nga din, for SEA Games mo, di ba? So, ano yung unang pumapasok sa utak mo na siyempre nung nakuha mo yung ginto, nakuha mo yung mga medal mo? Unang-una po, para po ito sa Philippine Navy, isang pong malaking karangalan din po ang maging part po ng Navy, kasi ang hirap din po maging isang sundalo at the same time, athlete ka pa po. Kaya talagang sobra talagang yung kasiyahan kong nararamdaman po ngayon. Alright, so lastly, Marella, are there any more competitions that you join as a team na pinaghahandaan ninyo? Yeah, we'll have probably more international exposures next year, starting on March probably. A couple of tournaments also, maybe at least down the line. Marami ba yan? Yeah. Hahanap pa ng mga karera, pero I'm pushing, actually gusto rin ng team namin na makapag-expose pa sa international para at least the level gets higher. So there you have it, members from the Philippine cycling team, Marella Banya, salamat. I'd also like to call you as a medalist as well, and of course Jermin Prado, gold medalist para sa individual time trial and Silver sa Road Race Master. Congratulations, guys, and continue on bringing pride and honor to the Philippines.